No. Magandang hapon po muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power, ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. Ang tatalakayin po natin sa hapong ito ay tungkol po sa heart, yung atin pong puso. So, ang atin pong heart, ito ay isang muscular organ in humans and other animals. Ito ay responsible for, syempre ho, pagpapump ng blood through the blood vessels of the circulatory system. Nagsusupply ito ng oxygen and nutrition to the tissues and remove carbon dioxide and other waste product. So ang bit-bit ho ng ating mga ugat is not only oxygen but nutrition, at siya na rin ho ang nagtatanggal ng mga waste product. And the heart is located sa atin hong thoracic cavity. So, di ho ba napapaligiran ito ng mga ribs? And sa loob ng ribs, nandiyan po yung ating thoracic cavity. Isa ho sa laman ng ating thoracic cavity is the heart in between the lungs. So, napapagitnaan ho ang puso ng dalawang baga. At ang puso ho ay divided into four chambers. Dalawang atrium, yun ho ang upper chamber. At dalawang ventricles. So, yun ho ang lower chamber. At ito ho ay nag-ooperate through rhythmic contraction and relaxation. So, yun ho, nag-co-contract, nagre-relax. And regulated ho ito ng electrical signals, ensuring na continuous ho ang flow ng blood throughout the body. And ang dalawang atrium ho, right and left, yan po ang nagre-receive ng blood coming from the heart. And yung dalawang ventricles, so the two lower chamber, right and left, yan po ang nagpa-pump out ng blood. So pag yung blood ho, papasok pa lamang sa puso, papasok ho ito sa dalawang atrium, which is yung upper chamber, at lalabas ho ito sa puso through sa dalawang ventricles, papunta hong circulation out from the heart. And may apat ho itong valves. Hinahati ho nito ang ating apat na chamber. So, tricuspid valve, pulmonary valve, mitral valve, and aortic valve. Hindi ko na ho sasabihin sa inyo kung anong chamber ang hinahati ninyo at malilito lamang po kayo. So, it is already enough na malaman nyo meron hong apat na valve. At kapag ka ho ang mga valve na yan ay nasira, ayan po, makakarinig tayo ng murmur sa stethoscope ng doktor. Pagka may murmur ang pasyente, ibig hong sabihin yan, sira ang valves ng puso. Dahilan sa yung tunog ho ng murmur, yan ho ang backflow ng dugo. Bumabalik ho na instead ho forward, may nagbabackward ho because sira na ho ang valves ng puso. At yung mga ganito ho, kadalasan ho for operation ito. And dalawa ho ang circulatory pathways. Yung pulmonary circulation, yan ho ang nagkikarry ng deoxygenated blood from the right ventricle papunta hong lungs via the pulmonary arteries. So, di ho ba pagpapasok pa lang sa puso, wala pa hong oxygen ang blood. Non-oxygenated blood pa ho papasok sa right side. And systemic circulation carries oxygenated blood na ho galing sa left side ng heart, specifically left ventricle, papunta na ho sa aorta to the rest of the body. Kaya nga sabi ko sa inyo, pagka ho vein, systemic circulation is the vein. And ang artery ho, okay, para matandaan ho ninyo, pagka ho vein, papunta pa lang ho sa heart, non-oxygenated blood pa ho ang bit-bit ng vein. Pero ho, pag sa arteries, oxygenated blood na ho yan. So, A for A. So, artery away from the heart. Siyempre ho, pag away from the heart, galing na siya sa puso. So, nakargahan na ho yan ng oxygen. So, yung vein ho, yun ho ang papasok pa lang sa heart. So, which is
non-oxygenated blood po. Isa lang ho ang tandaan ninyo, yung A for A, artery away from the heart. So it carries oxygenated blood para hindi ho kayo mahilo. At ang puso ho ay meron ho yung electrical system. Yung SA node or sinoatrial node na tinatawag, yan ho ang natural na pacemaker natin sa right atrium. Ito ho ang nag-i-initiate ng heartbeat and nagko-cause ng atrium to contract. Yung AV node naman, yan ho ang nagre-receive ng impulses galing sa SA node at ito ho ang nagre-relay sa ventricles through the bundle of His and Purkinje fibers na yan ho ang nagkocause ng ventricles para mag-contract. Ang function ho ng heart, of course, pumping the blood, regulating the blood pressure, and maintaining blood flow. And yung mga common heart diseases po, nangunguna na ho dyan ang coronary artery disease, bara sa puso. Hindi ho yung aorta ang bumabara. So yung nakikita nyo ho sa chest x-ray, merong hong atherosclerotic aorta. So, kumbaga, makakapal na ho, hardening and thickening of the aorta. So, hindi ho yun yung coronary arteries. Ang aorta ho, malaking artery yan. But, ang nagsusupply ho sa heart is the coronary arteries. Maliit lamang po, gasinulid. But, ang ano po doon, ang point ho doon is, kung yung aorta nga, which is a big blood, nagbara at kumapal, how much more yung coronary arteries na maliit lamang po. Sigurado hong may atherosclerosis din. Another common is heart attack. Nangyayari ho ito pagka ang blood flow to a part of the heart is blocked. Sobradong puso ho. For a long time, that is enough time to damage or kill the heart muscle. And heart failure, mahirap ho ito. Condition ho ito wherein the heart is unable to pump sufficiently to maintain blood flow to meet the body's need. So kumbaga, yung pagpapump ng puso ng dugo, hindi na ho sufficient o hindi na ho enough para mag-maintain ng blood flow. Wala na hong lakas. Arrhythmias, meron hong mga abnormal heart rhythms that can lead also to insufficient blood flow. Kailangan ho kasi ang heart na ma-maintain niya yung normal blood flow para umikot ho yan at mapandar ang ating katawan. Diagnostic and treatment method, very common ho, basic ECG, electrocardiogram. Mine-measure ho nito ang electrical activity ng puso. Echocardiogram or 2D echo, gumagamit ho ito ng ultrasound waves to produce images of the heart. So, pag hindi ho okay ang ECG, next step is magpa-2D echo. Angiogram, pag sa 2D echo ho, may nakitang mga bara, ayan, magre-request ho ng angiogram or angiography using X-ray imaging to see the heart's blood vessel. And medication includes, siyempre ho, mga anti-hypertensive drugs, anti-arrhythmic drugs, kasama ho doon ang mga statins or anti-cholesterol. A surgical procedure, kadalasan ho, angioplasty, pagkaya pa ho, no? Nilalagyan ho ng stent para tukudan ho yung baradong ugat para ho, ayun, makadaan ho yung blood flow. Bypass surgery, ayan, open heart na po ito. Yung angioplasty ho kasi ano lang, mag-i-insert lang ho yan ng scope para magkabit ng stent. And heart transplant, no? Bibihira naman ho ang heart transplant kasi kailangan ho yung heart coming from buhay pa ho yung pasyente. No, bago ho, sino naman ho magbibigay ng puso? So, unless alam mong wala ng pag-asa ang pasyente. But, nakakadurog pa rin ho ng puso, natanggalan mo ang isang tao ng heart just for the purpose of heart transplantation. Kaya ang pinaka-common ho talagang transplant is the kidney. Because, dalawa ho ang kidney and a person can live even with just one kidney. At ang puso ho ay merong epicardium. Ito ho ang pinaka-outermost layer ng puso. Myocardium, ito ho ang middle layer that is composed of mga cardiac muscle. And endocardium, ito ho ang innermost layer ng puso. Ang pericardium naman ho,
double walled sack po ito, containing the heart and the roots of the great vessels. May dalawang layer ho ito. So ito ho is sack, para hong napakanipis na plastic na nakabalot ho sa ating puso. Meron hong fibrous pericardium, yun ho yung tough outer layer, at serous pericardium, yun ho yung inner layer, na meron pa hong two layers, which is the parietal layer and the visceral layer. Ang blood supply ho sa heart, hindi ho yung atherosclerotic aorta na nakikita sa x-ray, but it is the left and right coronary arteries. So yan po ang directly nagsusupply ng blood. And itong left and right coronary arteries, ito rin ho ang inoopera at nilalagyan ng stent sa angioplasty. And ang stress test po, madalas nyo yung naririnig pagka magpapa-laboratories or ipapa, alamawa, may mga insurance, no? Gusto mong malaman kung okay pa ang puso, stress test ang pagagawa. Minimeasure ho nito ang performance ng puso and blood flow during physical exertion. Holter monitor, kadalasan rin ho naririnig nyo pero hindi nyo naintindihan. Portable device ho ito that is worn for 24 to 48 hours to continuously monitor the heart's activity. Pag kami no monitor mo ang puso. And may mga advanced treatment ho na ginagawa tulad ng paglalagay ho ng pacemaker. O anong ibig sabihin nun? May device ho na i-implant under the skin para ho i-regulate ang abnormal heart rhythm ng puso. Defibrillator, device ho ito that delivers an electric current to the heart to correct life-threatening arrhythmias. So ito ho ay nakakalungkot ho pag nakakakita ng defibrillator, kasi ho yung pasyenteng wala ng heartbeat, para hong kukuryentehin sa madaling salita para ho ma-stimulate mo na mag-contract uli yung puso. Valve replacement repair, ayan, surgical procedure ho ito sa mga taong sira na ho ang valve ng puso, either to fix or to replace yung mga damaged heart valves. Kaya ho, pagka valves ang problema, kadalasan ho, surgical procedure ho yan. And now, may mga bagong nagsusulputan na mga therapy tulad ho ng stem cell therapy. Ayan, iniimbestigahan ho dito ang potential ng stem cell para ho mag-repair ng damaged heart. Gene therapy, ang aim ho nito is para i-treat ang genetic heart disorder by introducing or removing or altering genetic material. Medyo hindi pa ho ito masyadong common. At sa lifestyle and heart health, of course, diet is very, very much important. Kailangan hong i-emphasize dito ang fruits and vegetable, whole grain, lean proteins, and healthy fats. Ibig sabihin ng healthy fats, good fats, like omega-3, olive oil, and so, ayan po, virgin coconut oil. So, yan lamang hong tatlong yan, ang healthy fats or good fats. The rest of all the fats are bad fats. So, fruits and vegetables, whole grain, lean protein, ibig sabihin nyo yung mga karne na walang taba, at good fats. Yan ho ang maganda sa puso, especially omega-3 na nakukuha ho sa isda. At ayan po, maganda ho yan para sa puso. So yung mga denial ho, nahirap nang maglakad, nagpipilit hong magpakita na nagja-jogging, kalabas-labas ho niya na punitan kayo ng nikap, lalong hindi na ho kayo nakalakad. So marami ho kasing may edad na ang ayaw aminin na sila ho ay nag-iedad na. So magpe-pretend na magja-jog, magbo-ballroom dancing, ayun ho, dahil mahina na ang tuhod, yung mga ikot-ikot po, ayun. Pag namali ho ng turn, ayun ho, fracture. Huwag ho ganun, no? Tandaan nyo, pag may edad na kayo, bawal na ho ang mga high-impact exercises. Kailangan din ho sa puso ang weight management. Kailangan ho ma-maintain ang healthy weight para ho ma-reduce ang risk ng heart disease. Stress reduction also. So, kailangan po yan, no? Wala hong taong walang stress, but kailangan ho alam nating i-manage ang stress. Nakaka-burden ho yan sa ating heart. Prevalence, so heart disease po ang isa sa leading cause of death globally. Leading cause of death, ha? Globally, sa buong mundo. And ang mga risk factor, syempre yung mga tao hong high blood, yung may mataas na cholesterol, yung may diabetes, naninigarilyo, obesity,
physical inactivity, may mga sedentary lifestyle, and family history ng sakit sa puso. Prevention, siyempre ho, lifestyle changes. Kumain ng tamang pagkain, yung right amount of water requirement, i-comply, regular medical check-up, can reduce the risk of developing heart disease. So, alam nyo na ho ang iisipin ng tao pag sobrang taba nyo na ho. Ibig sabihin, wala ho kayong control sa pagkain. So, iisipin nyo po yun. Aside from, of course, yung lagi hong healthy ang puso pagka nasa ideal body weight lamang kayo. Pagka hong naging obese kayo, domino effect na ho yan. Magkaka-high blood na kayo, tataas na ang cholesterol ninyo, magfa-fatty liver na kayo, tataas ho ang uric acid, andyan na si diabetes. Tuloy-tuloy na po yan hanggang sa, siyempre ho, high blood na, diabetic pa, magkakaroon na ho ng bara sa puso, hindi ho nakokontrol ang BP, eto na ho. Maha-heart attack ang pasyente dahilan sa nagkaroon na ho ng bara sa ugat, coronary artery disease. So, kaya nga ho, ideally, we are always telling you na dapat ho detoxification and blood cleansing program, gawin nyo na ho yung change oil sa inyong katawan. Ideally, every 3 months. No? Marami hong mga sakit ang mape-prevent. Lahat ho ng binanggit na mga ko sa inyo kanina, high blood, diabetes, high cholesterol, triglyceride, uric acid. Ang root cause ho ng lahat ng yan is a fatty liver. So, wala hong magiging fatty liver kung ideally every 3 months nagdi-detox ho kayo and nagba-blood cleansing kayo. So, para sa atin hong welcome po muli sa usapang KKK. Ako po si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene Lim. Dok, tanong ni 6993. Ano po pangalan ng machine na nagde-determine ng mga parasites sa katawan? Okay, so we call it vector scan. Nade-detect niya ho lahat ng parasites, bacteria, virus, fungus, lahat ho ng klase ng microorganism. And wala ho kayong makikitang diagnostic test na ganito. At sa parasitism ho, ang pinaka-basic ho natin is just fecalysis or stool exam. Wherein napakababa ho ng accuracy because commonly ho, pagka yung parasitism is nasa stomach. Pero ho, kapag ka ito ay nasa ibang part ng katawan, hindi ho ito lalabas sa stool exam. So, if it is in the other parts of the body, so mag-false negative ho ang resulta. And kahit na nga ho, meron parasitism or eggs, kung yung medical technologist po, hindi ho hinalo yung stool, hindi ho minix. Sorry ho, sa mga pasintabi ho sa nagmimerienda, hindi pa rin ho makikita ang eggs sa stool exam. So, ganun ho, kababa ho ang accuracy nun. And that is just the basic. But ang vector scan ho, lahat ho ng klase ng parasite and more than 90% po ang accuracy nito. Hindi lamang ho parasitism, but lahat ho ng chemicals also, allergens, at lahat ho ng sakit. Early catch po, sasabihin niya na po sa atin before the onset of diseases. So, naka-promo ho tayo dyan ngayon. So, take advantage of the opportunity. So, walang tayong oras. Mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo po yung magpapa-check up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street, Corner Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday and even holidays. Kailangan lamang ho magpalista kayo ahead. Ibig yung mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412-0922. 875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Tagaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para huma-auscultate namin ang likod ninyo, maagapan ho kung kayo ay may walking pneumonia since wala nga ho itong symptoms. And sabayan nyo na ho ito ng pagpapa-vector scan, detoxification and blood cleansing program. Right now po, naka-promo tayo ng buy 2 plus 1. You will pay for only 2 but may plus 1 ho kayo.
So ito ho ay detox, blood cleansing, and vector scan. Basta ho bumili kayo ng dalawa, ang pangatlo ho ay free. And open pa ho ang ating free check-up. So makiagaw na po kayo, magpalista na po. Inuulit ko ho, wala pong bayad ang check-up as of now. But anytime ho, pwede ho yung mag-close ng wala hong abiso. And yung atin pong anti-aging protocol para sa mga gustong bumata, lumakas at lumanda, ka 5+1 ho yan. Prepaid ho kayo ng 5, libre ho ang pang-6. And yung atin pong IV laser, naka 20% discount po yan. And ang atin hong laser is the tricolor laser, which is fresh from Russia. Red light for circulation, blue light for infection, cyst and nodules, and green light for oxygenation and boosting the immune system. So marami pa ho tayong ibang blood cleansing program, but ito ho ang naka-promo laser. So high dose vitamin C, ozone, and ultraviolet. Yan ho ang iba pa natin blood cleansing gadgets, no? So kaya ho mataas ho ang cure rate natin. And yung atin hong soap, no? IV anti-aging and IV whitening soap. Available ho ito sa Shopee. Yan po ang hahanapin ninyong pangalan ng sabon. At para ho sa mga hindi marunong mag-order sa Shopee, kindly text us your name, address, and cellphone number para ho kami ho ang mag-o-order para sa inyo. But of course, kindly be responsible to pay and receive your parcel. So, paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Doc Irene Lim sa YouTube, Facebook, Reels, and TikTok. Mga na-miss out nyo pong episode, pwede nyo hong i-search sa Facebook and sa YouTube. Ibi? Please like us on Facebook. Ang account po natin ay Klinika Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan nyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim, ako si Ivy, at sumayon ang katotohanan. Salamat po.